Hello, good morning po. So, kumusta po ang lahat? So, today is 2023 na po. Ayan, so mga kailangan ako pag-record. So, super busy. Tambak yung ating pila ng repair sa likod. As you can see. Ayan, kapila. Tambak. So, marami po tayo nakapila. So, today ay so, January 13 na po ngayon. So, mayroon tayo dito nire-repair. Ayan. So, na-disassemble ko na siya. Ito po siya. As you can see. Sport. So, this is a MSI RX 2070. Ayan. So, big, ano po to? Big heatsink. Ayan. So, napakalaki po ng heatsink niya. Big heatsink po siya. Ayan. Dual pan. Kasi ito yung klase ng kanyang memory. Ayan. Problem nito, no power. Pan natin spinning but RGB is lightning. So, let's check yun natin para makita nyo siya. Okay, test lang natin. So, so, actually, hindi pa ito nabubuksan, guys. Intact pa yung warranty seal niya nung binuksan ko. So, medyo basa lang yung likod niya. Eto. Kasi nga, yung thermal pad niya, may backplate po siya. Eto yung backplate niya. Ayan. So, try natin. Check natin ang voltage. Ito ay no pa no display. No display, no power. So, check natin. Let's power on. Ayan. Hindi umiinit ang CPU. So, thermal cam natin. Ayan, as you can see, no heating. Ay, sala. Ito pala. Ayan. Wala siyang heating. So, check natin yung power sequence. So, ayan. So, hindi ko alam kung ano mga voltage to. Ba, check na natin yung mga coil. So, siguro ito yung VRAM. Wala. Ito yung mga B-core niya. So, wala siyang supply. 3.3, present 3.3. So, dito, 12 volts present. Siguro, 1 volts, 1.8 siguro to. Wala siya. 5 volts, present yung 5 volts natin. Nag-on ang gates. 12 volts sa PCI. Okay, walang shorted. Kasi pumapasok dito, pumapasok dito. Pero, dead natin, either, ang dead natin ay 1.8 volts. Ayan, saka itong mga to. Hindi ko alam kung para saan itong mga to. 1 volt saka 1.8 volts. So, dead siya. So, inspection natin muna. Power off. So, wala siya. No heating. Not heating siya. So, inspection sa microscope. Microscope. So, yan. Basa talaga siya. So, tagal na daw ito sa kanya eh. Walang palit-palit ng thermal pad saka thermal paste. Check natin kung may burn marks. So, yung mga decor MOSFET na. So, okay naman siya. Ayan. So, wala naman burn marks. Okay. Wala naman. So, GPU chip. Okay. Check natin dito.
Basa yung likod niya. Ayan, basa siya. So, wala naman siyang burn marks. Check natin kung may shorted siya sa... So, check natin yung PEX reset. May problema ang GPU chip. Bakit ay nag-o-on ng 1 volts at saka so okay, present. Ayan, lagay mo dyan. Ano yan? Deliver? From Insurance Corporation Inc. Fernandez. Baguio City. So, deliver. Lagay mo dyan, sa likod. Patong mo lang dyan, ah. So, check natin. May deliver tayo, eh. So, fix resets. 0.7 millivolts. So, yung ating plus clock. Minus clock. So, present siya. So, present naman siya. So, present siya. So, itong coil na to, check natin. Wala ditong power. So, not shorted naman. Okay, not shorted. Okay, good. Ito, wala. 12 volts pala to. So, ito, 1.8 siguro. So, hindi naman siya shorted. Kasi nag-moist na to eh. Ibig sabihin, possible. Ano na to? Siguro may short circuit. Missing. So, wala tayong schematic. So, try ka muna mag-search. Ang available lang schematic niya. So, ito ay nakalagay dito ay RDX 2070. Try natin. RDX 2070 Gaming Z 8GB sa MSI. So, check lang natin, guys. Board view. Ayan. So, mukhang walang schematic. Ah, meron. Wait lang, guys, ha. So, di ko papakita yung ano, kasi ito po ay plan. Naka-plan po tayo. So, meron siya available. Sa ano ito, guys? Sa tawag dito. So, anong ano to? Sa binapix ako na ako, ha, guys? Version 2.0. Ayun lang. 1.0 yung nandito yung existing. So, so, try ka muna ito. Board view to, guys. MSI 2070 extract. RX 2070. So, screen tayo. So, MSI. Sino yun? So? Hmm? Bakit wala? Ito pala. So, tama ba? Okay.
Check natin kung parehas sa iba yung MOSFET na ginamit. Yun, nandito kasi dual MOSFET lang to na ibang version. Ang paan nito kasi yung MOSFET na nandito ay 8. 8 pins. So, parehas lang naman siya. Ito, walang driver. Kasama na yung driver. Kasi itong ginagawa natin, may driver siya. Yun lang. So, check natin yung coil. Okay, this is about 12 volts siya. Mali nga. 1.0 kasi ito. Okay. So, mali siya. Hindi ito yung hinahanap natin. Kasi, ano kalagay dito? 12 volts. 12 volts siya. Wala yung IC nandito. So, ito ay 12 volts din siya. May fuse pero dun sa... Mali, mali. So, mali siya. So, not available. 1.0 eh. Okay, binapix lang. So, try natin dito. YouTube. Baka meron siya. Ah, wala. Gaming si GV. So, review lang. Walang schematic. So, close. Super. Mali din siya. Ano siya eh? 386. So, ang nandito ay kailangan nating mahanap ay 373. Oh, so sad. So, hanapin natin ang walang iba eh. 26 yung nandito. So sad. Board view. This is NVIDIA. So, MSI. 2070. Anong version to? 373 ang kailangan ko sa Malaysia. So, mali. So, ito isa. MSI again. 386 sa mali din. 1.0. So, wala. Dalawa lang. So, sad. Wala pa rin. Saan yung mga MSI ko dito? Okay, check natin. 373. Ito yata. So, try natin dito. V373 1 2.0. Ito siguro. So, check natin to. Oops. Oh, mukhang sakto. Sakto, sakto. So, may nakuha tayo, guys. Ayan, to. Okay, naka-screen pala tayo. So, ayan. Sakto, kuha tayo. So, ito siya dapat. 8 pin nyo lang yung ano. Ayan, okay.
So, may 5 volts tayo. So, check natin yung iSet nito. Ayun, iSet. So, pin 1 siya. Halaga yun, guys, itong iSet. So, pag naka-on yung sa video card, pag yung mga MSI, kailangan naka-on yung iSet mo para mag-on yung 1.8 volts. Okay? So, yan ang mahalaga. So, pin number 1. So, check natin. iSet. iSet nga baga. Oh, 5 volts siya. So, check ko lang ha. Check natin. Ayan ang mga perfect repair ng MSI. Pag dead ang 1.8 volts. So, iSet. Check natin ang iSet niya. Ayan. Kasi present ang, present yung ating 5 volts. So, undead naman sa atin na yung 1.8 volts. Yung katabi yata. So, as you can see, ito yung nawawala sa atin. 1.8 siguro to. 5 volts. 5 volts din. Five volts yung pinapakita. Tapos ito, 5 volts din. 5 volts lead. Ha? Parang magulo. Itong coil na to, 5 volts. Tapos ito, 5 volts din. I see. Sabi, ito daw ay sa LED lang, sa ilaw lang. Tapos ito, 5 volts. Ibig sabihin, missing daw po yung 5 volts natin. Kasi ito yung USB-CC. Pero ito yung driver eh. Saan nakakonek ito? Ito ang driver ng ano eh. Yan. Ito ang driver ng PCC. Yan. Lakihan natin. Kasi ito ang driver MOSFET ng 5 volts eh. Saan ito nakakonek? Oh, dito siya nakakonek. Oh. Connected naman siya. Connected siya pala doon. Tapos may ano ba? So, ito yung iSet natin na hinahanap. So, alam ko magdadrive yan sa... Kung ikutin natin yan, siguro ito yung... Nandito yung 1 volt. So, check natin. This is fixed BDD. 1 volt. Ito yung 1 volt. L6. So, ito ay... PHUC switch. So, I don't know kung anong voltage yan. Ito, matic. Ito yung BDD, fixed BDD. Siguro 1 volt. Then, ito yung 1.8. Then, ito yung 0.9. So, I don't know. So, tapos ito yung FBDD. Ayan, sa biram mga itong dalawa. Okay. So, let's proceed to iSet. So, check natin resistor tayo tutulay. Tingnan natin kung connected nga siya sa ground siya. Ground yung kabila. So, dadaan tayo ay sa... Dito sa kabilang resistor dito. Yan. So, capacitor na yung the rest. Check natin kung lumiban nga sa kabila. Okay. Capacitor na yun sa kabila. Backboard. Nasaan siya? Kasi dapat lumiban yan eh. Try natin sa network. At kapasitor na eh. Kapasitor na siya. Bakit ganun? Yung iSet kalimita nag... Ito yung 1K. Hindi siya lumiban dito. Iba pala ang ginamit na MOSFET. Okay, ibang version ito guys. Dapat kasi ganito din yung MOSFET. Yan. Gantong design. So, ang ginamit sa ano nito, iba. Yung iSet kasi na yon, nagtitrigger yun dito sa 1 volts na to. 1.8. So, iba yung MOSFET na ginamit niya. Yung malaki. So, iba yung ano nito.
nag-o-on yung sa enable nito. So, ang enable niya, switch VN OC. Ito yung enable niya. Saan siya dumaan? Saan siya dumaan? Sa kabila. Tingnan natin na bakit siya nag... Ayun, dito siya. Ah, iba yung driver niya. So, ito siya. Okay. So, resistor. Saan siya pumasok? Ah, ground. So, dito tayo sa kabila. Yan, 1.8 volts enable. Ah, ito ang nagda-drive sa kanya siguro. Sa kabila. Okay. Ayun. Na ito ang driver niya sa kabila. Ayan. 1. Enable. 2. PDD. Okay. Kailangan nag-on yung kanyang... Kailangan mag-on yung memory niya bago siya mag-on yung 1.8 volts yata. Is parang yun ang nakano niya. Sir, I don't know. So, try alay natin di sa kabila. So, searching. Ayun lang maano nito. Tapos ito. So, dumaan din siya dito. Sa N-gates. Okay. So, I think hindi natin kailangan lumayo. Dito tayo. Kasi nakalagay dito 5 volts. It missing siya eh. So, wala tayong voltage dito sa 1 volts na to. Ah, 5 volts na to. Kasi yung isang 5 volts nakalagay dito sa LED. So, driver dito. So, I don't know kung para saan tong isang driver na to. Identification, this is a 5 volts. So, kailangan natin itong alamin. So, what's that? What's that error? Ito ang kailangan kong malaman. 5 volts to eh. Kailangan ito mag-present. So, nanggaling siya dito sa IC na to. So, check natin ang enable. Can short that. Okay? So, pin number 3. So, camera tayo. 5 volts kasi yan eh. So, dahil ba yung coil ng 5 volts? 5 volts ba yun? So, hindi ko sure kung 5 volts, no? Pero ang tinuturo sa schematic ay 5 volts. So, check natin ito, enable. So, malalaman natin mamaya. Kailangan natin mapa-on to. Itong isang coil na to. Kasi ito 5 volts eh. Tapos ito, wala. So, check natin. So, pin number 3. Okay, parang sa so, silipin ka sa microscope. Para siyang sure, para siyang open eh. Ah, hindi naman pala. So, present naman siya. 0.6. Yan yung enable. So, sa 5 volts be in. So, ito yung BCC. Check natin yung BCC. So, may enable tayo eh. So, hindi naman. Eh, patay tayo yan. Shorted. So, shorted tong MOSFET na to. So, connected siya dito. Oh, shorted. Aha. Sa kabila. Point 2 millivolts. Sa kabila. Shorted. Okay. Di ibig sabihin. Check natin itong bloated to. Kasi shorted siya dito eh. Ibig sabihin magbo-bloated to. Okay. Let's see.
So may fuse dito. So malayo yung ating camera. Ibaba ko po siya. Para malapit. Ayan. Okay, shorted yung ano eh, VCC natin. So, tinuturo ay 5 volts to. Katanggalin na pala natin to. Hindi natin kailangan. Para madali. Ayan. So, as you can see. Ayan. So, dito. Ay, so, yung ano dito, hindi naman siya shorted dito sa output. Pero yung VCC, yan po. Tawag dito. Tama ba? Ayan. So, shorted siya. As you can see. So, yung tester ko guys, medyo nagluloko siya. Ha? Ayan, ganyan. Ang VCC ay pin 1. So, yun yung VCC niya. B-in. So, B-in siya. Voltage in. Wala. So, pin 9 niya ay ang VCC. Pin 9 sa kapila. Okay, yung VCC walang problema. So, ang BE niya, shorted. Eh, saan ba ako nagsusundot? Dito dapat? Tama ba? Ayan, 0.5 mV. So, dito. Ayan, shorted. As you can see sa tester. Ayan, point ano. Tester lang yan guys, yung 0.010 mV. So, dito siya connected. Ibig sabihin, shorted siya. Ibig sabihin, bloated to. Possible. O change value. Okay, change value siya guys. Dapat shorted to kasi fuse to eh. 0-0. So, yan. Yun lang. Kailangan natin magpalit ng... Ay, naku, wala tayo nito. Patay tayo dyan. Walang part number. Check natin yung schematic. May schematic tayo dito eh. Ayan, 2.0 yan. To. Buti na lang. Meron tayong support. Ah, wala pala tayo sa screen. Sorry. So, screen. Ayan. So, wala tayong ano. Ayan. So, ito po siya. Problem tayo dito. Wala siyang part number. U31 lang nakalagay sa kanya. Sa mga board view kasi, meron siya eh. Yung ibang board view. So, dito po ay wala po tayong at least may... Ay, oops, sala. Sa... Dito tayo sa, ano? Sa... So, schematic. U31. Supine. U31. U31. Okay. Search. Okay. Nasaan ka, U31? Ah, iba ang tinuro ah. Next. Ayun. By order pa ang piyasa guys. So, by order pa siya. So, this is so sad. By order. Wala tayong available na piyasa nito. BFRJ710. Pero nakalagay dito iba. Yan yung siguro ano to, Realtek. Ito yung problem kapag ano eh. 5 volts siya. Yung VCC tapos yung BIN niya. 12 volts. Pero 5 volts yung nakalagay. Siguro yung output 5 volts. Ayan. Resistor na. Fuse eh. Fuse siya. Resistor 0 ohm. So, 12 volts yung BIN niya. Para sa 5 volts. Siguro ito yung printed. So, hindi ako masyado magaling bumasa ng schematic. Pero, nakakaintindi tayo. 5 volts. Ayan. BIN is 12 volts BIN for 5 volts. Okay. So, as of now, o-order tayo ng pyesa. So, wala po akong available.
Ayun yung masaklap. Na-order pa tayo ng pyesa for this GPU. Ayan. Wala tayong available yan. So, meron ako dito. This is RTX 3070. Ah, ito siya. Hindi ko alam kung meron siya dito. Pero ibang ginamit nito eh. Tama, ibang. Ang MOSFET niya ginamit ay yung nakadapa na pinakita ko kanina na driver MOSFET niya is 8 pin. Ayan, 8 pin, 8 pin. 1.15 volts sa 1.8 volts, 8 pin yung ginamit niya. So, wala tayo. So, sad. Yun lang problema natin. Kasi yung mga existing, kalimit ang ginagamit ng 5 volts sa ano, GS2670, ah, GS2216, GS290, yan. Yung ginagamit ng ganong klase ng MOSFET. Pero as of now, wala tayong available. So, order po tayo. Okay, hold po na natin to. So, today day is January 3. Okay, order muna tayo. Then, papaalam natin sa customer. Okay? Hello, good morning. So, today ay, sinahan mo na muna yan. Ayan. So, hello, good morning po. So, may itatuloy lang natin yung nire-refer natin nung nakaraan, nung in-order natin ng pyesa. So, ito na po siya. Dumating na. Ayan, ang problem nito yung shorted. So, check natin. Microscope. Yung shorted. Ayan. So, in-order natin to ng pyesa. Ayan. Manood ka dito, ano? Paano ko siya ginagawa? So, may bago tayong, ano, technician, si J-Rick. Ayan. Si Sir J-Rick. Ayan. Siya po yung ating technician, Sir J-Rick. So, medyo malabo yung ating camera. Eh. Silaw din sa liwanag. Ayan. Silaw lang sa liwanag. Siguro. Ayan. Si Sir J-Rick. So, yung bago nating technician. So, ito yung ating re-repair. Ayan. Panoodin mo na lang. Ito. Kasi shorted siya eh. Kagaya nito. Tinetester natin siya. Na-check ko na ito before. Ayan. So, saan ba? Para. Ayan. Shorted kasi siya. Tapos, order tayo ng pyesa. Ito. Ayan. Wala siyang shorted dito sa, ano, dito sa ating PCIe. So, wala naman tayong shorted. Present siya. Yan. Nakita niyo sa tester natin. So, meron tayong 12 volts PCIe. 0.4 millivolts. Tapos, yung 3.3 natin, pang 4 pin. Yan, not shorted. Tapos, external natin. So, hindi naman yan shorted. So, recap lang po to. Recap. Ayan. So, yung nakita nating issue, yung dito, shorted siya. Ito yung 12 volts. Ayan. So, pag lumiban sa 12 volts, eto na siya, shorted siya. Full shorted. So, hindi naman shorted yung kanyang 5 volts dito. Pag liban ng MOSFET. So, nakita nating issue ay dito, itong IC. So, base nag-checking din ako. So, naka-order na ako ng pyesa. Tapos, chinik ko siya ngayon bago ko ikapit yung pyesa. Hindi pa natin na ikakapit. So, ito siya. In-order natin. Yan. Hindi pa nabubuksan. So, chinik ko siya kung bakit siya nag-shorted yung fuse na to. Para nag-open. Yan. Hindi pala shorted kasi ang fuse kasi ay sadyang shorted. So, open na kasi siya eh. Hindi, nababasa niya yung ground. Pero tanggalin natin yung fuse kasi open na siya eh. Yan. So, nag-change value na. Tanggalin lang natin yung fuse na yan. So, apply tayo ng flux. Lapit natin yung camera. Para kita. Ayan.
para malaki ang screen. So, nag-check ako before, ano, hindi pa natin kinabit yung pyesa. So, check natin yung kanyang shorted power rail, kung bakit siya shorted. So, bago natin siya palitan, kasi para hindi sayang yung pyesa na ipapalit natin. Kahit na naka-order na ako, hindi ko pa yung pinapalitan. So, check natin, kasi yung rail ng shorted, so may capacitor siya. Yeah, so tatanggalin natin yung capacitor, baka shorted yung capacitor. Pag nawala kasi yung shorted, possible, baka hindi sira yung pyesa. Itong IC na to. Yan. Possible hindi siya shorted. So, titingnan natin. Tanggalin natin yung fuse na open. Saka yung capacitor. Kasi siya yung dinaanan eh. Para sigurado, hindi sayang yung pagpapalit ng pyesa. Baka mas makakatipid-tipid yung customer. So, tingnan natin. Buhay nga nito. Ito yung on natin sa yan. Sus. Tatanggal na natin yon capacitor. Tanggalin natin yung fuse kasi wala na to. Open na rin tayo. Ayan. So, dalawang pyesa ating tinanggal. So, capacitor at saka check natin to kung shorted kasi para sigurado bago tayo magpalit. Kasi kung shorted pa rin yung rails niya, yun kasi yung BIN yung shorted niya eh. Ay, hala, tumalsik. Nasaan na? Ha? Hinigop na ng vacuum. Natawalsik yung fuse natin. Dumikit kasi gawa ng flux. Ito siya. Tumalsik. Wala na. Kaya pumatak. Wala nga. Nahigop na siguro ng vacuum. Wala. Tumalsik na. Wala. Okay lang yun. Open naman yung fuse eh. Sira naman. So, check natin kung yung rail niya ay shorted pa rin siya. So, check natin sa tester. Kapag wala na yung shorted, so, hindi mo na natin papalitan tong IC na to. Kasi yung output naman niya, hindi siya shorted. Yung BIN yung shorted. So, ngayon, mas mura kasi yung capacitor saka yung mga fuse kumpara dun sa IC. Mas mahal yung IC. So, tingnan natin kung mawawala yung shorted. So, yan. So, I think hindi siya shorted yung power rail. So, check natin yung capacitor. Baka shorted yung capacitor. Check natin. Kasi hindi naman siya putok eh. Ala, namatay na. So, buzzer natin. Ay, hindi nagbabuzzer eh. Pasaway. Sa diode mode na lang. Mahirap lang sundutin. Check natin kung 0-0 siya. Walang reading. Bakit walang reading? Mahirap testerin mga tamalsik. No reading siya. Wala. Ayaw mag-read. Yun, shortage siya, di ba? Ayan, oh. Ah. Dapat hindi kasi siya babasahin. Ayan, shortage siya. So, shortage yung capacitor kahit hindi siya, kahit siya ay buo, pero kahit wala siyang basag. So, shortage siya. So, papalitan natin yan. So, check natin kung magkakaroon siya ng display. Pag wala pa rin, so, papalitan natin yung IC para hindi masyado mahal yung magastos. Kasi ano to eh, medyo mahal-mahal magagastos ng customer dito eh. Possible. So, lagyan natin ng capacitor. So, ito yung ano, magpapalit tayo ng capacitor. So, kukuha tayo sa ibang board. So, sa magko-comment sa ating YouTube channel na iba daw yung value. So,
Saan yung kukunan natin? Meron dito ano eh. Yan. Same size. Pwede yan. Same size. So, kukuha rin tayo ay sa... Dahil ang rail nito ay BIN. So, kukuha tayo sa 12 volts rail. Same size. So, kasi yung input niya is 12 volts. So, kukuha tayo dun sa line ng 12 volts. So, na ito siya sa may fuse. Ito kasi 5 volts. Ito yung kanyang 12 volts. 1 volts. Ayan. Ito 12 volts din to eh. Para sa pan to eh. Ayan. Tapos ito, tatlong 12 volts. Asan yung isa? So, sira na kasi ito. Hindi natin siya matitesting eh. Kasi ito yung BRM niya. I think ito yung BRM. So, wala. Hindi natin nakita yung schematic pero titingnan natin. So, kukuha tayo dito ng same size din naman yan. Nasa 12 volts rail. Yan. Nasa may fuse. Galing fuse. Kasi BIN. Laging may fuse siya sa BIN. Yan. So, same size. Kunin natin yan. 12 volts. Kasi ang value naman ng capacitor, ano yan eh. Kaya niyang ikarga yung SMD capacitor ng 6 volt to 60 volts. Yun ang alam ko yung ano niya, yung limit niya sa voltage. Yung SMD. Pero ano yan, good yan, gagana yan. Kahit ibang model. Basta galing siya sa 12 volts rail. Same ng dadaanan ng pagpapalitan. So, kunin natin yan. Ito. Pwede rin yung dito eh. Sa PCIe. Ito, 12 volts rail din ito eh. Yan. So, sa tagal-tagal ko na nagkakabit at nagpapalit. So, gumagana yan. Working siya. At hanggang ngayon, wala pong bumabalik dahil lang sa issue, sabihing issue sa ganun sa microfarad. Kasi yan naman, sa parad niyan, puputok naman yan eh. Kung hindi siya, ano eh, hindi kaya ikarga yung init na ganun, putok yan eh. Masisira. Pero sa tinagal-tagal kong pagpapalit ng mga ganyan, hindi naman nasisira siya. So, kunin natin to. Sulit lang yung mga ganito. Ang hirap tanggalin. Sulit yung pagkakaano. Welding. Marunong ka ba mag-solder yung ganito? Nakapag-solder ka na? So, ayan. Buo naman siya. So, ipapalit natin. Sa 12 volts rail din yan. Galing. So, mas high-end pa itong unit na pinagawa natin. This is 3070. RX 3070 na MSI. So, MSI ito na 2070. Ito ay 3070. So, mas mataas lang siya. Pero, running pa rin siya sa 12 volts rail. Yun, 5 volts via 5 volts rail. BIN. So, palit natin siya. Actually, hindi masyado kita ng tawag dito. Dito siya galing. Mas maganda kasi may microscope eh. So, microscope natin. Para maganda yung hinang. Yan. Mas the best kasi mayroong microscope. Pulido yung ano. Pag may mayroong microscope. At maganda yung pagkakahinang.
Tapos yung fuse. So, palitan natin yung fuse. Check natin yan kung shortage siya o hindi. So, puputok din naman yan. Marami tayong fuse kaya okay lang. Saan yung ating ano? Solder LED. So, recorded pa rin ba? So, may sounds pa rin. Minsan kasi nag-off yung recording eh. Okay na. So, check natin siya kung shorted. Kasi BE naman siya sa BE. Pag pumutok ang ating ano ulit, fuse, so, palitan na natin yung IC. So, hindi naman ito yung 5 volt. So, not shorted. Okay, camera pala. No camera. So, 5 volts output. So, yung ating BCC, BIN. Okay, not shorted siya. Okay, yung capacitor. Okay na. So, try natin kung magdi-display siya. Yan. Subukan natin. Kasi wala siyang ano din eh. Be in ang wala. Nasaan ang ating... Okay. On natin siya. May HDMI. So, thermal camera para masense natin yung heated parts. Ayan. Kung alin yung iinit. Abang natin yung ano, camera. Ay. Sa bench camera. Hindi na naman nagana. Laging sira. Makabunot. Bunot siguro. Lagi na lang sira itong camera na to. Sira na ano. Lagi sira yung ating camera. Meron naman nagana. Camera. Mukhang sira na yata. Ayaw na magbasa. Ating camera. Sira na siguro to. Ayun, mana na.
Pahit talaga yung camera lag. Ayan, naghang na naman. Nakakainis itong camera na to. Lagi na lang siya nagaganon. Ayan, sira yung ano. Sira na siguro yung camera. Murahin lang to eh. Sira siguro. Nakakainis ang camera. Ito natin ang cable lang. Oh, sa cable lang. Nabili kasi akong cable eh. Mumurahin lang kasi itong cable. Tingnan natin dito sa original na cable. Baka ayaw nang mumurahin. Activate. So yan. Ayaw niya sa mumurahin. Mumurahin lang to cable na to eh. Ha? Paano niya? So yan, testing natin. Ready na. Thermal camera. So ito yung ating isi-sense. Ito part na to. Tignan natin kung may iinit. So, power on. So, umiinit yung chip. May display ba? Yan. So, may display siya. As you can see, power off natin. So, okay na. So, ready for cleaning na lang to. Yan. So, hindi siya pumutok. Hindi nagputok yung IC at saka yung fuse at saka yung capacitor. So, hindi siya nagkaroon ng damage. So, sa checking natin sa thermal camera, hindi naman nagkakaroon ng overheating dito sa dulo na to. Kasi andito yung sira eh. Sa dulo na to. So, power natin siya. Ayan. So, yung heat, focus dito. Tapos dito sa dulo, wala. Okay, may display siya dito. As you can see, may display. Power up. Ayan. So, okay na siya. So, ready for stress test na lang. Ayan. Okay na. Yeah, so update ko na lang kayo guys. Lilinisin ko lang siya, then stress test natin para makita nyo na working na talaga siya. Okay?